Welcome to our channel, Youth on the Rock. Jesus is the rock. Like, share, and subscribe to our channel. Isa ka ba sa mga single na nagkakaedad na at malapit ka nang mawala sa kalendaryo? Malaking problema ito, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Kaya nga ang ibang mga single, okay lang kahit sinong mahablot. Ang importante may jowa sila. Para sa kanila, okay na rin kahit pangit, matanda, payat o mataba. Hindi mahalaga yun basta may makakasama ako sa buhay. Ito ang misconception o maling akala ng mga kabataan ngayon na porket malapit na silang mawala sa kalendaryo, okay na. Kahit sino na lang, kahit pangit, kahit di nila gusto, kahit hindi kagandahan o kahit hindi Kristiyano, basta may boyfriend o girlfriend. Kung ikaw ito, kabataang Kristiyano, huminto ka muna. Hindi batayan ito para manghila ka na lang ng kahit sino na lang dahil sa napag-iiwanan ka na. Totoo na ito ang gawain ng mga taong walang relasyon kay Kristo. Ito ang paniniwala at batayan ng mundo. Ngunit hindi ng isang tagasunod ni Kristo. Kung ito ang sitwasyon mo, ano ba ang dapat mong gawin? Una, manalangin ka. Ito ang unang hakbang na dapat mong gawin. Sa Genesis 24, inutusan ni Abraham ang kanyang katiwala na si Eleazar na pumunta sa kanyang mga kamag-anak sa Mesopotamia upang ihanap si Isaac ng mapapangasawa. Ang unang ginawa ni Eleazar ay nanalangin muna siya sa Diyos. Siya'y nanalangin ng ganito, Yahweh, Diyos ng Panginoon kong si Abraham, maging matagumpay nawa ang aking lakad. Tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoong si Abraham. Tatayo po ako rito sa tabi ng balon at hihintayin ang pagdating ng mga babae buhat sa lungsod para umigip. Ako po'y makikinom sa isa sa kanila. Kapag sinabi niyang uminom ka at painumin ko rin ang iyong mga kamelyo, iyon na sana ang babaeng inihanda ninyo para sa inyong aliping si Isaac. Sa gayon, malalaman kong tinupad na ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoon. Genesis 24:12-14. Nais mo bang magkaroon ng makadiyos na mapapangasawa? Manalangin ka sa Diyos. Kabataang Kristiyano, hindi pagiging old-fashioned ang pananalangin at paghingi ng gabay sa Diyos. Pangalawa, matapos manalangin ni Eleazar, tumayo siya sa tabi ng balon at hinintay niyang dumating ang mga kababaihan. Ibig sabihin ito, hindi sapat lang na manalangin ka sa Diyos na gabayan ka sa paghahanap ng mapapangasawa mo. Dumalo ka sa mga youth fellowship at makipagsalamuha ka sa ibang mga Kristiyanong singles upang magkaroon ka ng maraming kakilala na magiging daan ito upang makilala mo ang future wife or husband. Kung magkukulong ka lang sa bahay at hindi ka lalabas upang makisalamuha sa mga ibang Kristiyanong kabataan, paano mo makikita ang taong nakalaan sa iyo? Payong kapatid, huwag kang pupunta sa mga club o bar upang humanap ng mapapangasawa. Dahil sa uso ang dating online, maging maingat ka rin dahil baka mapunta ka sa maling tao. Use wisdom, lalo na sa mga internet dating or blind date. Kapag tinugon na ng Diyos ang iyong panalangin, kilalanin mo muna siyang mabuti. Huwag magmamadali.
Kahit na Kristiyano siya, mas mabuti kung maglalaan ka ng mahabang panahon upang hindi ka magkamali at masaktan. Word of advice, huwag gamitin ang puso sa pagdedesisyon. Humingi ka ng tulong sa Diyos at sa mapagkakatiwalaang tao gaya ng youth pastor mo. Gumamit ka rin ng wisdom. Hindi lahat ng young people na dumadalo sa church ay Kristiyano. Be cautious. Mag-ingat at alasan mo ang iyong pakiramdam. Huwag kang hihinto sa pananalangin. Buksan mo ang iyong mga mata, maging ang iyong isip. Tandaan mo, buhay mo ang pinag-uusapan dito. Paano kung na-realize mo na hindi pala siya ang para sa iyo dahil may nakikita kang mali sa buhay niya? Halimbawa, kapag nasa church siya, iba siya. Pero kapag nasa labas siya, ang sama pala ng ugali. Mas maganda na maaga pa lang, tapusin mo na ang ugnayan mo sa kanya. Huwag kang mag-compromise dahil takot ka mag-isa, magtitiis ka na. Mas mabuti pang tumanda kang mag-isa na naglilingkod sa Diyos kaysa may asawa ka nga pero habang buhay ka namang nagdurusa. To sum it up, mga kabataang Kristiyano, I encourage you na pagsikapan mo munang hanapin ang mukha ng Diyos. Unahin mo muna siya sa iyong buhay at ibibigay niya sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo. Iniiwan ko sa iyo ang talata sa Awit 37:4. Kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Dakilang Diyos, aming Ama sa Langit, maraming salamat po sa mga aral na aming pong natutunan hango sa buhay ng mga panauhing nabanggit sa video na ito. Dalangin ko nga po sa lahat ng dumaranas o nasa ganitong sitwasyon na kailangan-kailangan ang iyong gabay, lalong-lalo na sa makakasama sa buhay. Panginoon, ilid nyo nga po sila na makakasubaybay nito, na piliin o gawing sumunod sa kalooban nyo sa pagpili ng kanilang magiging lifetime partner. Dalangin ko nga din na abutin nyo nga po lahat ng dinadatnan na ng pangamba o pressured sa edad nila na may alinlangan na rin kung makakatagpo pa ba sila ng para sa kanila. Maging sa lahat ng mga dumadaan ng struggle sa ganitong aspeto, aking dalangin o Diyos na sila po'y pagkalooban nyo ng puso na unahin kayo na magdadala sa kanila sa taong nararapat na para sa kanila. Dahil kayo o Diyos ang nakakaalam ng lahat at batid nyo din po kung ano yung pinakamainam para sa bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, hayaan nyo po na mailagak po namin ang aming buong tiwala sa iyo. Maging sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, magbigay nawa ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan ngayon at magpakailan-kailan pa man. Nagpapasalamat kami muli sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, higit sa lahat sa iyong dakilang pagmamahal. Una po kayong nagmahal sa amin, kaya rin po kami nakapagmamahal ng aming kapwa, maging lahat ng mga tao, Lord, na inalalapit niyo po sa amin. Kaya Panginoon, sa inyo ang pinakamataas naming pasasalamat, papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hanggang dito na lang. Salamat sa pakikinig mo dito sa Youth on the Rock. Jesus is the Rock. Kung bago ka pa lang, inaanyayahan kita na mag-like ka at mag-subscribe sa channel na ito. Kung may pinagdaraanan ka sa buhay o kung may mga katanungan ka, pwede mo ring isulat iyan sa comment section sa ibaba.
Salamat na muli at God bless you.